So, diretso na ako sa na-grocery ko. Kunti lang to, pero kasi bibili sana ako ng baunan kasi para sa sandwich niya. Kasi maglilipat kami, guys. Oo, maglilipat kami ng bahay. Hello, guys! Hello, good guys. Afternoon! Yes, hello, guys! Good afternoon! Today is... Pecha ngayon. October 27, 2018. Today is Saturday. Yes, malapit na namang mag-November. So, ang bilis ng panahon. So, ngayon is mag-haul tayo. Actually, medyo na late na ako. Thank you, B. Ay, medyo late na ako nakapag-vlog. Pero, dahil ano, na-visiting kasi kami kanina. And, ay, wait sa. Nagpadala kasi ako dun sa JRS. May pinadala akong order. So, ayun. Tapos, dumiretso na ako sa na-grocery ko. Kunti lang to, pero i-ano ko lang. Ipapakita ko sa inyo. Sobrang, talaga na hindi ako nakapag-haul. Dahid lang. So, kanina, kami lang dalawa naman yung na-grocery. So, ipapakita ko sa inyo una yung mga junk food. Ang lapit yun. So, siya may kaldero sa likod, ha? Kasi kakatapos lang namin kumain. At ang mga junk foods, ito lang yung unang ipapakita ko sa inyo. Kasi, today is Saturday, so merong, ay, half day lang si Papa ngayon. Uuwi na rin siya. So, manonood kami ng movie. Tapos, bukas is Sunday, wala siyang pasok. Ito kami ng movie mamaya. Pero, sa kay Hagrid to, yung isang movie kinain na niya. So, ayan, sa kanya yan. Ito naman yung kakainin namin mamaya. Ay, kasi kami dito sa ganito. Basta, manonood kami ng movie. Bumili kami sa labas. So, since kanina, nag-grocery ako. Kasi, di ba, hindi ako nag-stock ng ganito. Kasi, napaparami yung kain namin ng junk foods. Kaya, hindi ako bumibili. Bumibili lang sa tindahan. So, ayan. Tapos, bumili ako ng bread. Kasi, ito, wala man, sila ni Hagrid pala, wala lang pasok. Kasi, ano, di ba, mag-holiday papunta na sa November 1. So, wala nang pasok. Ano, snacks, ganyan. Ay, no, anong nangyari sa bread ko dong? Gusto na ni dong? Whole wheat bread. Mayan, meron pa yung isang whole wheat bread. And Papa. Then? And then? Eggs. We have eggs. We have 2 eggs. 2 dozens of eggs. Kasi magpa-pancake kanina yun. Kasi request yan ni... Kasi request sa pancake. Ha? Oh, siya daw. Kasi request sa trap din. Nakakalimutan ko kasi lagi bumili ng ano, ingredients. Pero yung nabili ko last na harina, hindi ko pa nagamit. Tapos eto, mayroong eto. Siya yung pumili dito. Kinuha lang niya. Ayan, ganyan rin niya. Kung ibang nakitang milk. Bakit ka humingi ng milk? Coco Crunch. Oh, kasi may Coco Crunch po siya dyan, tapos wala ng milk. So, ayan. Bihan na lang siya kuminom ng milk ngayon, guys. Depende sa mood niya. So, bumili ako na isa para sa may Coco Crunch. Kasi may Coco Crunch siya na sobrang laki. So, nakita, siya rin nakakita nito. Kasi bibili sana ako ng baunan kasi para sa sandwich niya sa school. Kasi masyadong bulky yung baunan niya. Hindi masyadong mag, ano, basta laki. Tapos tingnan natin yung laman. Wait, sabi, si mama lang. So, ayan. Tapos, may free na siya na star cutter. Ah, hindi pala siya natatanggal. Oh, gusto ko to kasi parang hindi niya mawala. May cutter na star, o, diba? Oh, sakto lang yung laki niya. Ayan, o. Yung ano niya. Cheese. Ano to? 72 ata to, guys. Cheese. Kaming star cutter. Ayan siya, bubble. Bibilin ko na sa kanya yung bag niya kasi bibilin ko siya ng bag na yung maliliit lang. Kasi yung bag niya na malaki, lagay niyo ng books. Sa school lang kasi yung ina-ano, ilalagay. So, kailangan namin ng bag na maliit para lang sa kanya yung snacks. Namin yung bag na malaki pag Friday and Monday, yun lang. So, ayan, bumili ako ng syrup, maple syrup na yung original lang ulit. 90 plus ata ito. Kasi masyadong dry yung pancake pag walang ganito. So, favorite din ito ni Hagrid. Ubus din kasi yung ganito namin. So, ayan, tapos ketchup. Ito yung favorite namin, yung sweet blend na Del Monte. Kasi yung original, masyado siyang maasim.
Oo. So, ito yung gusto namin kasi para talaga siyang itry nyo guys, ilagay siya sa pancake, I mean, sa bread na may palaman na puffy. Kasi ito, para siyang ano, para siyang Jollibee talaga. So, nagustuhan namin yan. Pesos. Para sa ano, kasi marami pa kaming ulam kasi kami, guys, marami, marami, marami pa kaming ulam. Hindi naman marami. Yan lang. Yung may dalawa pa kasi kaming ganyan. Tapos, mawaya, may siga ako sa inyo. Fu. Ayan. Babali ako ng tofu. Hindi, nakalusin ko ng price. Magkano ito. And then, munggo. 19.30 cents. Mama! 1/4. Mahal yung asukal ngayon. Mama! Ang bida yun itong luto-luto kung wala ko kanin. Dili. Dahil yun, eto, pure brown sugar para to sa pancake mamaya. Oh, 10. Hindi maganda na yung sita pero wala akong choice. So, binili ko na lang 10. Pero bukas ko na ito lulutuin. May karne pa kami dyan na yung pang-isa. So, binilhan ko na lang ng pinakbet. Tapos, eto naman, margarine, 46.15 cents. Iano ko to sa margarine. Kung gusto niyo yung pancake na talagang malasang-malasa, margarine yung gamitin niyo. Kasi yung sa butter, medyo light lang. Medyo light-light. Hindi naman yung butter na ano. Margarine pa rin naman yung sa butter cup. Oh, margarine pa rin naman yun. Pero mas lighter yung kanyang lasa. Pero kung gusto niyo yung lasang-lasa talaga, iba yung ano. Eto. Maganda itong. Ito lang yung nabili ko kanina. Medyo mahal na ito eh. Compared doon. May tinda din kasi dito sa loob ng palengke. 40 plus lang. Ito 50 pesos. Pero hindi na ako, ano, doon na lang ako mamisa kay isa. Ano, kasi si Hagrid talagang kanina nag-ano na siya. Parang nag-aamok na siya doon. Charot. Ayan. 50 and 75 cents ata yun. So, ayan. Burger patties. Para to sa pang-emergency pagpagod na kami magluto. Alis sa gabi. Minsan din sa umaga. Pag medyo that night, marami kaming ginawa. Ayan. Tapos, bili ako ng El Rancho Corn Beef. 123.05 cents. Para, lalagyan ko ito ng patatas. Basta, marami akong magagawa dito. Ganitong, ganito ka namin. Bili ko, konti lang yung nabili ko, guys. Kasi, okay, eto na nga. Eto na. So, ayan nga. Yung ibabalita ko sa inyo is, kaya medyo konti lang yung binili ko kasi maglilipat kami guys. Maglilipat kami ng bahay. So, actually nakapag-down na kami doon sa, actually yung lilipatan, huwag kayong ma-expect, okay? Yung lilipatan namin is maliit lang din. Ano lang siya? Maliit lang as in, ano pa rin siya, pad pa rin siya. Kasi, sasabihin ko sa inyo yung reason. Diba yun? Bakit nagkaganyan kayo? Sabihin ko sa inyo yung reason bakit sa susunod ng mga araw or sa mga pag nakalipat na kami doon kung bakit yun pa rin yung aming ganoon pa rin kaliit yung aming pinilipatan. Pero medyo maluwag-luwag konti dito sa ano dito sa amin pero mas lesser yung price. Mas lesser siya and then ano malapit kina kasi gusto nila malapit yung kabilang sa kanila doon sa side ni Papa. And then nakita ko sa inyo yung pagdating namin doon. Pero ayun, nakapag-down na kami kasi kailangan mag-ano ng reservation. Kasi ang daming, ano, binsan lang siya, nakatiming lang talaga kami. Kasi nung last, nung naghanap kami, doon talaga yung gusto ko. Pero puno na siya, talagang imposibleng makakapasok ka. Kasi usually, pag may umaalis doon, ang pumapalit yung mga kakilala lang din nila. Kasi basta hindi siya nababakante talaga guys. Actually, may nakatira pa nga doon. Nag-down na kami kasi until katapusan lang siya. So, kaya, ayun, maghihintay pa kami na umalis siya. So, okay naman siya. Pero pagkita ko sa inyo, I'm so excited na ipakita rin sa inyo. Actually, maluwag naman talaga yung pad. Pero, dahil sa mga paninda ko, kaya siya sumisikip. Pero, yun, hanapan pa namin ng paraan. And, hindi pa namin nakakausap yung may-ari ng gandito. Kasi, hindi namin siya nakikita. Hindi namin siya nakikita guys kasi anong tawag dito. Pwede siya ng kalat ha. Usual. Ano bang bago? Hindi pa namin siya nakikita kasi nga parati siyang wala. Hindi namin siya nakikita kasi busy din kami sa buong araw. So sa gabi lang namin siya nakakausap or sa umaga. Pero wala. Hindi namin siya nakikita. So sasabihin ko sa inyo kung ano yung reasons. Pero yun, maglilipat kami. Ang hirap maglipat guys. Yun talagang pinakaayaw ko maglipat kasi nga, diba, ang dami naming gamit.
ang as in literal na maraming gamit. Ito pa nga yung refrigerator, nahihirapan na kami dyan. Kasi ang laki niya, di ba? Ang hirap isakay. So, yung iano pa naman namin is jeep lang. Kasi may, ano kasi kami, may kapitbahay kami doon sa kabila na driver ng jeep. So, siya lang yung parati namin, inano. Nung umalis kami doon sa kabilang bahay, siya pa din yung aming kinontak. So, yun nga, nakakatakot nga lang kasi yung ref. Kasi ba, ang dami, medyo malaki kasi, kaya yung buong jeep, parang napupuno niya. Kasi may ref, may oven, may, etong washing machine, may TV pa, may computer pa. So, medyo marami, tapos nadagdag pa yung cabinet. So, mahirap. Tapos, eto yung mga paninda namin, is, iano namin guys, ibibox ko yan. Pero, hindi namin siya isasakay sa jeep kasi alam ko hindi siya magkakasya. Diba? Kasi nga, nung pumunta nga kami dito, nung naglipat kami dito, hirap na nga kami. Wala pa nga paninda nun. So, lalo na ngayon, ang hirap. So, aarkelahan namin yung may iba kaming aarkelahan, tapos yun yung paglalagyan namin, sila yung maghahakot doon sa mga paninda papunta doon. So medyo marami. Tapos second floor pa naman kami, so mahirap talaga. Mabuti na lang marami kaming mga kakilala doon sa kabilang bahay, maraming mga kaibigan na pwedeng tumulong. So yun din yung advantage. Pero syempre kailangan mo din silang bigyan ng tawag dito, suhol. Kasi syempre, mabigat, ang hirap kaya maghakot. So, yun lang yung, for now, yan lang muna yung babalita ko sa inyo. I-update ko kayo kung ano yung mga mangyayari or ano yung mga kaganapan. Pero, ayun. Tsaka ngayon, ang dami kong gustong i-film. Actually, nakasulat na ako. Sana ay magawa ko siya ngayong araw na ito. Dahil bukas, wala akong dapat gawin kasi day off nga ni Papa. So, family day bukas. So, yun lang guys. Yun lang siguro yung update ko kasi alam ko mamaya hindi na ako makakapag-vlog. So, dito ko na lang tatapusin yung vlog guys ha. So, parang haul lang ito. So, yun. So, I hope you guys enjoy and follow nyo ako guys sa Facebook, Instagram, our family budget. And please don't forget to subscribe and see you in my next video guys. Babush!